Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Alright, you're still tuned in here on Millennial TV. Ang question natin, bakit nga ba tumutulong or may matulungin na tao? Ano yung mga motivations, yes, intentions natin sa pagtulong or pagiging mabuti? Well, hindi to kailangan maging malalim kaagad na sagot, no? Kasi minsan makikita mo lang talaga na may kailangan yung tao at pag naman tugal sa oras ko at hindi naman ako, wala namang mawawala sa akin pag tumulong ako. Like ito nga, yung the case of the person na tinulungan ko magbuhat ng box. Then I guess that's the number one reason why people are kind, no? Kasi yun nga, our nature to try to help others if it is within our means. Yeah. Pero yun nga, what are yung mga deeper motivations pa? Siguro yun ang question na tinatanong ni Chris. Hindi, well, simula bata pa lang naman kasi, diba, sa school pa lang, sa church, laging sinishare naman, what would Jesus do? O kaya naman, ano pa ba yung mga lesson? Like yung mga kids do this and do that. May mga, ano tayo nun, mga, ano ba yung mga subjects na yun? Values, GMRC, manners and right conduct. Parang may mga questions na parang, may nakita kang tumatawid, gagawin mo, tatapakan mo siya, tatawanan mo. Di mo magawin yung mga choices. True. So, feeling ko, na-indoctrinate siya sa atin since childhood, na-instill na siya. So, sometimes, kapag paulit-ulit siya naging, it becomes a habit, it becomes a lifestyle. So, hindi na siya yung katulad ng iba na parang kailangan i-force mo pa yung sarili mo na, ano gagawin ko? Pag-iisip mo, parang, pag may nakita ka na dapa dyan, like ngayon kasi, di ba, yung mga hindi na masyadong innate sa kanila yung pagtulong, parang kuha agad ng cellphone, repeat, gano'n. Kasi most of the time kasi instinct na yun. Correct, dapat, instinct na siya. Dapat parang instant. Siya. Parang what would you do kung nandiyan ka, nakita mo na nga na nahulog eh. Oo. And ang unnatural isipin na kung kanina may gagawin kang bagay, isipin mo pa, maganda ba ito tignan? True. Or mukha ba akong mabait dito? Siyempre hindi gano'n eh. Parang you do it kasi you just want to do it, di ba? There's no ano talaga na reason sobrang lalim. Kasi gusto mo lang tumulong, gusto mo lang gawin yun. Ako naman, for me, siguro ang reason, hindi naman siya yung super na sinasabi mo na deep reason behind ng pagtulong mo. But for me, I always want to have an effect sa ibang tao na may nagawa ako for them. Ganun. Hindi ko kailangan ng acknowledgement, but I always believe kasi na parang it comes back to you. Yes, exactly. Diba meron tayong yung five love languages. Meron kasi mga tao na yung acts of service, yun talaga yung love language nila. Correct. So it's just natural for them to do things for other people. Kasi may mga tao na who are not very affectionate. Yes. Na parang in the traditional way, na parang talaga ipapakita sa'yo yung affections niya or yung love niya. Pero through acts of service niya ginagawa, dun mo lang makikita. And if you can appreciate that, yun lang yung nagpapasaya sa kanya, di ba? And it doesn't have always to be physical na parang tutulungan mo. Sometimes, you know, even words of affirmation. For example, someone is feeling so bad, tapos wala kang pakialam, or kaya naman lalo mo pang pinabigat yung nararamdaman niya, you're not really helping. Yun nga, the effect you give to other people. Yeah, if you can make that person, you know, hold on for one more day, a lot of people are going through things na hindi natin nakikita. So, you know, just by being kind, na you know, tanongin mo lang sila, how are you? And I'm just here, I can listen. Listening is helping. So, yung mga ganyan, it doesn't have to be grand na kailangan mo talaga ng effort. Or something tangible na. Yes. I think the most important thing that you can offer someone is time. Your time. Yes. Because it's something na, yun yung currency na hindi siya napapalitan, hindi nababalik. But guys, do you think na yung act of kindness, kaya ba siyang ituloy-tuloy ng mga tao? Like yung ginawa ni Chris na pagtulong doon sa mga pusa, do you think tutuloy-tuloy pa yan ni Chris? Parang gano'n. Kaya ba siyang ituloy yung act of kindness na yan? Yung, kumbaga, parang yung sinasabi ni M.A. Consistent. Basta ba, hindi pa yan. Tutuloy-tuloy kong ibigay. Sustainable. Ako ba? Ikaw na lang, sige. Biglis tayo lahat tumingin. Okay, eto, kay Chris, question ko lang, no, since nga you are often seen quoting the Bible nga sa mga shows natin, no, ano yung, bakit nga ba very big ang scripture when it comes to promoting or encouraging kindness, nga, from a Christian perspective?
Well, para sa akin kasi ano, syempre as a religious person, pag gumawa ka ng mabuti, syempre yun naman talaga kasi yung ano sa atin eh. Kumbaga yun yung responsibility natin bilang human being, yung maging mabait. Yes, as simple as that lang. That's a very good point no, ha, na parang ako magandang sabihin sa sarili mo na we have a responsibility to be kind to other people, 'di ba? Kasi totoo naman, 'di ba? I mean, easier said than done. If we all took time to be kind and to think about how our actions will affect other people, and alam kong madaling sabihin ngayon, don't you think the world will just be an absolute better place to live in? Diba? And I think it's important as well na no matter how religious or non-religious you are, you do good things to other people not because you're expecting a reward after life. You know, I appreciate people who are just like, you know, I know a lot of people who are, you know, church people, but you know, they just help without even thinking na parang iba kasi ginagawa parang ligtas points, you know, do this so that, you know. But yeah, that's really the, is that really your motivation? If that's really your motivation, yes, pero sustainable ba siya? What if, di ba, alam mo yun, for me, when it comes to helping, you just do it because you want to do it, just or you love to do it. Kasi kung magpapanggap ka lang na mabait, di mo matatagalan. Yes, exactly. Hindi mo siya maano. Yun yan sa question nga na yun ni Cha, kung sustainable ba, maitutuloy-tuloy mo ba yung mga acts of kindness mo. I think kindness can be sustainable if you mean it. Yes. Kasi kung meron ka talagang iniisip na parang, pag ginawa ko to siguro ganito. Yes. Siguro mapapraise ako ng mga tao. Yes. Siguro may makukuha ako in return. Yeah. Hindi mo siya maitutuloy-tuloy kasi magsasawa ka din. Yes. Mm. Diba? Parang pag nakuha mo na yung gusto mo, at the end of the day, we're all human, pero yun nga, gusto natin maging kind. Yes. Pero there are times din naman na nagkakaroon tayo, nagkakamali din naman tayo, tas meron mga bagay na kahit gusto natin gumawa ng kindness sa ibang tao, what we are going through in life is too much already for us para intindihin pa natin right. Ibang tao. May mga times na ganun. Pero sustainable siya if you want to do it and if you mean it. Yeah. And I think yung sinasabi ko nila na help smart. Mm-hmm. I think if you are helping the right people, the people who really need help, and people who also help themselves, sustainable siya kasi tatagal, hindi ka mapapagod. Mm-hmm. Alam mo yun, if you were helping someone who's just, you know, sucking the good things from you, and hindi ka naman na-appreciate, hindi naman nila tinutulungan yung sarili nila, parang sila lang, ginagatasan ka lang, do you think you will keep on giving? Do you think you will keep on helping kung gano'n yung ginagawa naman sa'yo? So, I think, di ba yung parang, in the Bible, you know, for, you know, religious people out there, di ba sila sabi nga niya, pang teach a man, I'll give a man a fish and you feed him for a day, and then teach a man how to fish and then you feed that person for a lifetime. Mm-mm. Which is very practical din naman if you do it in real life. Like for example, okay, walang trabaho yung tito mo or yung ganito mo. So okay, I'll help you, pero moving forward, okay, I need you to, you know, finish this or do that, mag-invest. Yeah. Kaya naman may pinapaaral ka, graduate ka, magtrabaho ka. Alam mo yun? Make them help themselves as meron well. Meron din, diba, sa mga religious na tao, yung tithes, naniniwala ba kayo sa tithes? Mm. Yeah, for some people kasi they believe it's a responsibility. It's part of your faith. But ako, I personally, I don't. Mm-hmm. Ako rin personally. Mm-hmm. Dapat kasi kusa yun. Yes. Yeah, exactly. Ako, just to, ano man, to divert naman away from religion, diba, to mga past topics din natin on yun nga, yung LGBTQIA rights and mga women empowerment, and we've established na a lot of the things that discriminate these people are rooted nga in some outdated religious beliefs. Mm-hmm. Pero ako, hindi naman sa magbubuhat ng sarili kong bangko. Part of the reasons why I am able to see these members of the community as my equals and not people who should be discriminated, I think that's rooted then on kindness. Yeah. Mm-hmm. Kasi kindness should not choose demographic, kindness should not choose the situation, di ba? Parang sabi mo nga kanina, di ba? Fish and, you know, teach a man how to fish. Ako naman, ang gusto kong iambag sa mga quotes for the day today is parang treat the CEO the same way you would treat the janitor. Correct. Diba? So kung sino pa yan, diba? Kahit sino pang mamimit mo sa daan, kahit sino pang mga makikita mo, diba? Dapat pare-parehong predisposed ka to kindness when you interact with other people hanggang maaari. Yes.
Talaga naman, napakadaming baon natin mga quotable quotes today. Mature nung episode ngayon, yeah, ha? Yeah. Meron tayong next question. Ito, kung naturally good ang mga tao, bakit kaya sila nakakagawa ng mali? And ayun nga, it falls on pagiging human din natin, di ba? Kasi nga, tao tayo. There are times na may mga bagay na pinagdadaanan tayo sa buhay na hindi natin kinakaya on our own. And to think of another person, kahit meron kang pinagdadaanan, di ba? Mahirap yon. Pero may mga tao din naman na sobrang selfless pa din, na kahit they don't have anything else to give, or sobrang hirap na ng pinagdadaanan nila, pero they can still extend an act of kindness to another human being. Yun nga, sabi mo, naturally kind ang tao, pero nagkakasala pa rin. Kasi nga, merong temptation, may tukso. Like, natutukso magnakaw, natutukso mangharas, gano'n, diba? And depende sa kung ano yung pinagdadaan niyang situations and struggles in life. Like, you know, we're all born na feeling ko, like, yung mga babies, eh, hindi naman yan racist, hindi naman sila homophobic. Yeah. Pero based sa environment, sa mga struggles sa pinagdadaanan nila, abuse, trauma, nagkakaroon sila ng ibang perspective in life. And, you know, for me kasi, people are multifaceted, eh. So, not all good, not all bad. So, no matter how good the person is, meron at meron pa rin kamagdatahan. We are just human. Yeah, true. Like, or kung gano'ng mga kasama, for example, if you go to the jail, like, you know, ang dami niyang crimes na ginawa, meron kabalitan. Meron yung ginawang something good. Meron kasi mga times na kahit gano'ng kakabuting tao, di ba? Minsan, pag may nagawa kang mali, yun na lang yung nakikita ng ibang tao sa paligid mo. Ganyan. Right. So, we have to always remind ourselves and other people din na kahit tinatry natin yung best natin to be good, may mga times magkakamali ka, and you don't have to be so hard on yourself pag nagawa mo yung mga ganong bagay naman, di ba? I think when it comes to that, parang kailangan balance. Diba yung yin-yang? Yung parang kailangan, you know when to do good and then put boundaries then, para hindi ka naman maubos or hindi ka naman ma-abuse nung ibang tao. Yes. Kasi, or else, diba, at the end of the day, yung mga tao na, marami tayo nakikita sa social media na parang, they've been selfless all their lives, pero they're not really that, alam mo yun, parang di nila na-experience yung, ang dami nilang sinacrifice for the wrong people. So, I mean, yun nga, be very, very wise with the kindness. And you cannot be kind to everyone because that's when, you know, a-holes, take advantage you of you. You open yourself correct. Up for being taken advantage of. Make sure to, be wiser next time. Ask for accountability. Yeah. There's something good in the bad, and then there's something bad in every good. Good, so, yes. Depende rin sa kung saan ka titingin, or depende rin sa kung anong situation na meron pa. Like, you know, sometimes masyado tayong galante kapag, wow, bagong sweldo, okay, libre kita, magtitip ako ng malaki ngayon. Like, mga ganun moment, pero may mga bad days din talaga na parang you just don't care about the world. Exactly. Like the last 3 months. Like the last you know, people go through things. Yes. So, when it comes to kindness, hindi mo siya ini-impose sa ibang tao. Sometimes you earned it, eh. You know, for me, it's a two-way street lagi. Parang mutual relationships. Yeah, kailangan nyo both benefit. Oo, sa huli, it's always about your intentions. Mm-hmm. Yes, correct. Bakit mo ito ginawa? Ganyan. Ayun. Soul mo. Naalala ko lang sa mga sinasabi, hindi ko alam kung bakit ito yung na pumasok sa isip ko, pero nung nag-start kasi yung pandemic, diba, nauso yung phrase na check your privilege. Kasi nga, nung nag-start yung pandemic, we were all made aware na we're not all in the same boat. Pare-pareho tayo may pinagdadaan ng pandemic, pero hindi tayo pare-pareho ng sitwasyon. Correct. Yung iba, they're just living their lives na parang walang nangyari kahit nagkaroon ng lockdown. Yung iba, sobrang nagsisink na into depression or dahil hirap na sila. So, always be considerate of the people around you. Yes. Parang yun, be aware, and you know, compassion is something na kailangan talaga innate or natural. Yes, ayan. Pastor Chris, close the show. Isang oras at isang episode na naman lang natapos. Thank you for joining us in another fun-filled episode. At huwag kayong magsasawang suportahan kami dito sa Millennial TV. Catch us every Sundays at 20:00 or 8 p.m. here at Golden Nation Network, GNN GSAT Channel 1. And I'm Chris Abaya. See you guys again next week. Yes, and don't forget to follow, like, and subscribe sa aming Facebook page at YouTube channel. Just search GNN Millennial TV. I am M.A. Buendia together with the MTV crew tribal chief, Joaqui Mendoza.
Mysterious Hunk, Chris Abaya, ang charming babe, Czarina Suzara-Sabello, and of course, ang ating versatile host, paiba-iba ang ating all around! May Salazar. See you guys again next week here on Millennial TV, This Is Our Time!